May project tayo dito na namang Isuzu Altera na naman. So, mayroon siya ditong check engine. So, ayan ano, naka-check engine. So, pinaise ka na niya to na sa Isuzu. Ang lumabas na code sa kanya ay 1488. Yung tinuturo sa kanya ay yung swirl control valve. So, yun ang hahanapin ngayon natin kung nasaan yung swirl control valve. So, sa manual, tiningnan ko na yung swirl control valve. Nasa ilalim daw siya ng... sa ilalim siya ng intake manifold. So, doon natin siya kukunin. Che-check yung ano niya, yung solenoid. Makikita niyo dito. Ayun yung ano niya, solenoid. Ito yung solenoid niya. Ayun. Ayun yung solenoid niya. So ayan, tinanggal ko na siya, in-unplug ko na siya para ma-check at matanggal. So yun ang pag-rajigin natin ngayon dito para maalis yung check engine. Natanggal ko na yung battery, so mahaba-habang dukutan. Sa awa ng Diyos, nakuha na natin yung control valve, yung swirl control valve. Ito yung tinatawag nilang swirl control valve para dun sa diaphragm ng Isuzu sa actuation niya. So, kaya nag-ano siya, kaya nagbigay ng codes, kasi yung solenoid niya ay sunog na. Ayan. Sunog na yung solenoid. So, papapalitan muna natin to sa may-ari para maalis yung check engine at magkaroon ulit siya ng pwersa. So, ayan. Mabibilin muna natin sila nito para maayos na natin yung trouble natin dito na few 1488 na cold para dun sa swirl control valve. Ito na yung ano, yung swirl control valve, nakabili na sila. So ikakabit ko na lang para matry na namin. So ayan mga boss, ano, kabit muna namin to. Ito yung luma. Ito yung part number niya. So ito na ano na namin to, na road test na. So ipapakita ko lang kung okay na ba yung check engine natin. Check engine, nawala. Start. Oh, ayan yung check engine, wala na. Okay na. So doon lang talagang problema niya doon sa swirl control valve. So ayan po mga bossing ha. Okay na po yung ano natin. Isuzu Altera. Thank you po ulit.